Ito yung mga materials na gagamitin natin. Una, kailangan natin ng 5mm hook para sa flowers, 2.5mm hook para sa headband, and 4mm hook para sa triangle. And cutter or scissors, darning needle, flower wire, plies or long nose, pangkat dito. Or kung may plies ka, mas maganda. Kailangan kasi nawawala yung plies ko eh, kaya long nose muna sa ngayon. And yarn na worsted yarn. Paano malaman kung worsted yarn nga yan? So ito, ang tawag dito sa amin ay Indofil yarn. So para malaman mo kung worsted yarn nga yan, check mo gamit ang wrap per inch. Ibig sabihin, wrap per inch, ilang beses na i-wrap sa isang inch. Sample lang natin dito sa ating gamit. Nabili ko lang din to sa Shopee at customize siya. So, check natin. So, dito sabi, worsted, ang worsted daw ay 9 wraps. Check natin. So, ayan. So, yung Indofil yarn na 4 ply, pasok sa worsted yarn. Ganon din naman, kung may ruler ka, pwede yung hindi ka rin naman bumili na ito. Parang, angkit lang kasi nung nakita ko to sa Shopee. Ayan. Check mo lang din to. 7, 8, 9. So, ayan yung 9. 9 wraps sa isang inch. So, ang ibig sabihin nun ay worsted yarn siya. So, let's go ahead and we'll make a flower muna. To make a flower, gagamitin natin tong yarn, na worsted yarn, and 5mm hook. So, gawa mo natin ng slip knot. Habaan nyo yung nandito para itatali natin siya mamaya. Para sa flower. And slip knot. Ayan. And 66 chain. So, kada 20, pwede mo singitan ng stitch marker. Pero, kung gusto mo naman dire-diretso, sige lang, go lang. Basta makat 66 ka. So, yan. 66 chain. Lagay muna natin to dito. After ng 66 chain, laktaw ka ng 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. And sa pang 6, gawa ka ng double crochet. And chain 2. 1, 2. And sa same stitch, yung pinaglagyan natin ng double crochet, dun din natin ilalagay. Double crochet ulit doon. Same stitch. And laktaw ko ulit or skip 2 chain. 1, 2. And sa pangatlo, gagawa ka ng double crochet. And chain 2 ulit. And then, gawa ulit ng double crochet sa same stitch. Yan. Paulit-ulit lang hanggang matapos hanggang dito sa dulo. Ito na yung last. Make a chain 3. 1,
1, 2, 3. Tapos, turn your work. Ito ay magsisilbing double crochet. So, gawa ka ng double crochet. Isa pa. Yan, ganyan. Tapos, chain 3. 1, 2, 3. Okay lang yun na maluwag. Tapos, sa gantong butas, dalawang double crochet ang gagawin mo. Gagawin natin. Ayan. Parang nag-level up lang yung nasa row 1 natin. So, ito na yung row 2. Ganyan siya. So, chain 3 nandito. Double crochet. Tapos, chain 3 ulit. And, double crochet na dalawa. Tapos, ito yung lalaktawan. Skip mo to. And, punta ka na dito sa butas. Ayan. Ito yung sa mga chain, diba? Ito yung nasa 66 chain. Ito. Tapos, ito yung nilagyan mo ng double crochet. Ayan mga yan. Ito, 1, 2, 3. Yung mga yan. Tapos, itong may space, hindi mo yan gagawan. Dito mo lang siya gagawan ng double crochet. Huwag malilito. Dalawang double crochet. Chain and dalawang double crochet ulit. Hanggang matapos dito, ganon ang gagawin. Okay, balikan ko kayo dito pag nasa dulo na tayo. Ito na yung dulo. So, makikita nyo, para siyang naka ganyan, bilog. So, ano yan? Normal yan. Huwag kayong kabahan. So, huwag kayong malilito ha. Sa kada, diba dito may dalawang double crochet kayong ginawa sa isang chain. Yun lang din ang susundan nyo. Yan, ayan, 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 ayan. Ganun lang. Tapos, sa susunod naman, ang gagawin natin ay chain 1 muna. Gagawa tayo ng 7 double crochet dito sa butas na to. One. Ito na yung pang third row, ah. So, chain 1, double crochet na 7, 1, 2, 3, yung gitna nila bago yung mag 2 double crochet, bago yan. Gagawa ka ng single crochet. Yan. And another 7 double crochet sa isa pa. Hanggang sa matapos ang third row. Four, five, six, and seven. Ganun ulit. Single crochet sa gitna. Hanggang dun, dito, sa dulo. Balikan ko kayo pag nandito na tayo sa dulo. Ito na yung pang dulo na gagawin natin. So, ito yung last 7 double crochet. And 7 last. Tapos, yung para mailak, gawa natin ng slip stitch sa dulo. Yan. Tapos, gupitin mo ng mahaba, mahabang-mahaba kasi ilalak natin to sa headband.
Yan, halos doble ng haba nito. Yan, itali muna natin to. Itong magkabilang dulo. Dito. Dito mo siya itatali. So, dapat ano, nakarelax pa rin. Nakarelax lang sila. Yan, yung hindi siya nagiging ganyan. Yung masyado mahigpit. Okay? Wag. Ganto lang. Dito mo itatali. Ganun lang. Pwede mo pandoblehin. Yan. So, dapat nandito siya. Sa bandang kaliwa pag nakaharap to sa'yo. So, ikot na natin. Pero dito ka magsisimula. Pag ganito ang ikot. Tapos, pwede kang gumamit ng stitch marker para ma-hold mo yung lahat na nandito. Ayan. So, ito, itali na natin muna to. Ayan, isama mo rin yung maliit. Ayan. So, ayan na. Itatali muna natin. Diba ito yung maliit na. Ang pagtahi ay in tapos out din. Ayan. So, ito. Panahon na to para iwan mo muna. Make sure na nakasecure lahat. Ayan, nakasecure. Maganda kung nasa bandang baba lang para hindi siya magiging ganun. Pag tinahian mo siya dito sa gitna kasi, magiging ganun siya. Maganda kung medyo buka para malaki tingnan. Pag medyo mga tinaasan dito, masisikipan sila dito sa gitna. Ito lang sa bandang baba. Mahalaga secure lahat ng sides. Tapos itong maliit, i-secure din muna natin to. Itatago natin to sa may loob ng bulaklak. Yan, di naman siya dyan mahalata or secure na siya dyan. Yeah. Ganyan siya dapat kabuka. Ito na yung bulaklak para dito. And gagamitin pa natin to para i-attach siya sa headband. Dalawang flowers ang gagawin mo para makagawa ng headband.